Sa Australia ay matatagpuan ang isang bayan kung saan ang mga residente ay nakatira sa ilalim ng lupa. Kung titingnan mo ang lugar na ito ay parang nasa planetang Mars. Mamula-mula ang lupa at parang walang nilalang ang mabubuhay dito. Ngunit sa ilalim nito ay puno pala ng buhay at nagagandahang mga bahay, kumpleto sa gamit, may kuryente, tubig, internet, at meron pang ang swimming pool. Meron din silang simbahan, library, at hotel. Paano ba namumuhay ang mga residente dito? At ano ba ang dahilan kung bakit mas pinili nilang tumira sa ilalim ng lupa? Ang pagkadiskubre ng Cobber Pedy. Taong 1916 nang madiskubre ng isang 14 years old na lalaki ang isang precious gemstone na opal sa outback ng Southern Australia. Dahil sa pagkadiskubring ito ay nabuhay ang Cobber Pedy. Ang outback ay mga lugar na napakalayo sa mga bayan at syudad. Isang halimbawa dito ay ang disyerto tulad ng Cobber Pedy. Ang Cobber Pedy ay nagmula sa salitang Aborigines at nangangahulugan itong white man in a hole. Kilala rin ang bayang ito sa tawag na Opal Capital of the World dahil 95% ng opal sa mundo ay nagmula sa bayang ito. Noong unang panahon ay natatabunan pa ng dagat ang kabuuan ng disyerto at nung humupa na ang tubig dagat at ang mga minerals mula sa seabed ay bumuo ng colorful opals sa lupain. Kaya naman hindi napigilan ang pagdagsa ng mga minero para maghukay ng opal sa lugar. Karamihan sa kanila ay ang mga sundalo matapos ang World War I. Kalaunan ang mga minero dito ay tumira sa Cobber Pedy. Gumawa sila ng tahanan sa mga butas sa lupa na kanilang hinukay. Sa kasalukuyan, kahit na medyo nakakatakot tingnan ang Cobber Pedy, ay tinirahan ito ng nasa 2,500 na mga residente. Ngunit 80% lamang ng populasyon ay nakatira sa ilalim at iba-iba ang mga nationalities ng mga residente. Tinatayang nasa 50 nationalities ang nakatira dito at kasama na dyan ang Pilipino. Pero bakit nga ba pinili ng mga residente na tumira sa ilalim ng lupa? Dahil ang isang disyerto, ang Cobber Pedy, ay sobrang init dito. Kapag summer, ang init ay pumapalo sa 120 degrees Fahrenheit. At kahit sa nakasilong ka, ay mararamdaman mo pa rin ang sobrang init. At bihira lang din ang umulan sa lugar. Kaya ito ang dahilan kung bakit mas pinili ng mga residente na sa ilalim tumira. Dahil malamig sa ilalim. Tinatayang nasa 23 degrees Celsius ang temperatura dito. Paano namumuhay ang mga residente? Sa Cobber Pedy ay parang kang nasa Flintstones dahil misto lang mga kuweba na dinudugtong ng mga tunnels. Ang bahay ng mga residente ay tinatawag ding dugout na sila mismo ang naghukay. Tinatayang mayroong 1,000 dugouts or kabahayan sa ilalim. Ang mga bahay ay tulad din ng ating mga nakasanayang bahay. Fully furnished ang mga bahay nila ng iba't ibang gamit. May internet, satellite cable, at hindi sila nahuhuli sa latest technology. Ang kaibahan lang ng mga bahay nila sa normal na bahay ay walang nakakapasok na sunlight dito. May kuryente din sila sa tulong ng renewable sources of energy mula sa mga windmills at solar panels. At ang tubig na ginagamit naman nila dito ay nagmula sa Great Artesian Basin na 15 miles ang layo mula sa bayan. Hindi na rin nila kailangan ng aircon dahil sa lamig. Kailangan lang nila ng air vent
na nagkukonekta sa labas upang dumaloy ang hangin. Pagdating naman ng pagkain ay kailangan nilang bumili sa supermarket na nasa ibabaw. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ang tatanungin, mas gugustuhin mo pang tumira sa ilalim ng lupa? Pakishare ang inyong opinion sa ating comment section. Ano ang pwedeng makita sa Cover Pedy? Dinadayo ng mga turista ang bayang hindi lamang dahil sa kakaiba nitong struktura, kung hindi dahil sa mga kamangha-manghang attractions nila. Ang Cover Pedy maaari makaranas ang bisita sa tradisyonal na paraan ng pagmimina ng opal na tinatawag na nudling o yung pagsasala sa mga lupa para makakuha ng mga maliliit na opal. Main attraction din ang Faye's Historic Underground Home na binuo sa tradisyonal na paraan ng pagpipiko at paghuhukay ng tatlong kababaihan noon pang 1960s. Literal na dugot pawis para lang magkaroon ng sariling bahay. Meron itong bar at may indoor pool pa na talagang nagpapadagdag sa ganda ng bahay. Ngunit syempre, ang mga bisita ay kailangan magbayad ng entrance fee para makapasok sa Faye's Historic Underground Home. Kamangha-mangha rin ang mga simbahan na nasa ilalim ng lupa. Mala catacombs ang datingan ng mga ito. Isa sa pinaka-dinarayo ay ang Underground Serbian Orthodox Church. Nariyan din ang Cover Pedy Revival Fellowship at ang St. Peter and Paul Catholic Church. Isama mo pa rin dito ang isang underground library na naglalaman ng mga libro tungkol sa kasaysayan ng Cover Pedy. At hindi lang yan, makikita rin sa ilalim ang napakagandang Desert Cave Hotel. Meron itong bar, pool room, restaurant at gift shop. Ang mga turista ay maaaring magrenta ng kanilang room sa halagang $150 o humigit kumulang 7,000 pesos per night. Dito ay kapayapaan dahil napakatahimik ng lugar. Ang ibabaw ng Cover Pedy naman ay mistulang lupa sa Mars dahil sa tuyo, mamula-mula at malalaking sand dunes dito. Dahilan para maging popular na lokasyon ito ng ilang Hollywood films gaya ng Pitch Black, Mad Max Beyond Thunderdome at Red Planet. Talaga namang kakaiba at nakakamangha ang bayan ng Cover Pedy. At para sa mga residente dito ay wala nang mas gaganda pa sa kanilang itinuturing na tahanan. Maraming salamat at nakarating ka sa dulo ng aking video. Huwag niyong kalimutan mag-like, share at mag-subscribe ka na rin para updated kayo sa aking mga next amazing video. At huwag niyo rin kalimutang panoorin ang iba pang mga video sa channel na ito upang mas marami ka pang makikitang amazing videos. Ito po si Harry Clint, ready in action. Maraming salamat po.